Visayas, may istorya yan eh. Hindi naman ang taong bayan ang nagpatapon kay Marcos. Sila na nandiyan dyan. Ilan talagang hinakot lang sila. Yan ang kasaysayan. Yan ang so, istorya. Hindi kayo naniniwala dun sa people power revolt? Hindi. So, talagang at mulat sa police, ang tingin nyo po talaga kay Marcos ay bayani? Bayani. Bayani siya. Kahit na napatunayan din sa ilang mga kaso sa korte na may nagkamal siya ng mga kayamanang illegally gotten. Luchi, kasi magkaiba yung ill-gotten wealth at saka yung unexplained wealth. Anong pagkakaiba na? Kasi unexplained. Alam mo, I was the first emissary of the late president kay Johnny Enrile. Sabi niya, Cherry, sabi mo kay Johnny, pabalikin ako para sagutin ko itong mga allegation nila ng pagnanakaw, ng human rights violation. Kasi ako lang naman ang makakasagot niya, sabi niya. Kaya lang na pumunta ako kay Johnny, sabi niya, sabihin mo sa matanda, hindi siya makaka-uwi hanggat nandiyan dyan si Cory. Okay, so ngayon nga po na kinatigan na po kayo ng Korte Suprema dito at kinikilala nga nila na maaaring ihimlay si Pangulong Marcos sa lipingan ng mga bayani, sa inyo pong pananaw, nagka-closure na po ba talaga ang issue? Alam mo, ang closure kasi, kamukha niyan, sila sabi nila hindi sila makamove on, di ba? Bakit hindi makamove on ang isang tao? Halimbawa tayo, pag hindi tayo nag-discern, hindi natin matanggap sa sarili natin. Sila, mga leftist, komunista, aktivista, nahuli, may dahilan, hanggat hindi nila natatanggap yung katotohanan na yan kung bakit sila nakulong, kung bakit gano'n nangyari sa kanila. Hindi sila talaga makakamove on. Kasi masama yung laman ng puso nila eh. Paano naman po yung mga talagang biktima ng human rights violation sa ilalim ng Pangulong Marcos, no? Kasi they're also real. These are real cases, no? Hindi naman ho maikakaila na hindi naman ho nag-iimbento yung mga yon. Ang problema kasi, Luchi, nung mawala si Marcos, hindi naman sila nag-file ng human rights violation case dito sa Pilipinas eh. Eh dahil nga po nasa Honolulu po si President Marcos, so hindi po makasuhan ng kriminal. Dahil pag criminal case po, dito po dapat nililitis, no? So, hindi, kasi gusto nga bumalik, ayaw naman siya pabalikin. So bakit ayaw siya pabalikin? Gusto nila puro bad publicity lang, media ang ginamit nila. Mahirap yun, Luchi, eh. Para tayo niloloko, eh. Lahat naman tayo, kahit hindi tayo nakapagtapos ng pag-aaral, mayroon naman tayong common sense, eh. So ang sinasabi niyo po, halimbawa yung mga nabiktima ng human rights, hindi po sila makamove on, sabi nila. Paano kami mag-move on? Hindi pa kami nabibigyan ng katarungan. Anong sagot niyo doon? Anong katarungan bang hinahanap nila? Sila itong gusto magpapagsak ng gobyerno ni Marcos. May dahilan kung bakit sila nakulong. Ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon na idemanda nila si Marcos. Hindi nila idemanda. Ako mismo, inutusan mismo para makabalik, para sagutin mismo ni Mr. Marcos yung mga allegation na sinasabi sa kanya. Ayaw siya pabalikin. Ilang beses yun, pabalik-balik. Pati sa Amerika, nag-a-appeal si dating Presidente Marcos para pabalikin siya. Kahit yung paglilibing ng nanay niya, makipaglibing siya. Ayaw siya pabalikin. So, pagkatapos, sasabihin, magnanakaw, sasabihin yung mga isvalator. At saka, Luchi, doon sa Executive Order No. 1 na pinirmahan ni Mrs. Aquino, just few days, two days lang yata, no? Makidnap ang dating presidente, ang pamilya niya. Makidnap? Actually, they were kidnapped. Iba din na lang sila sa clan. Kaya nga mahabang istorya ito eh. Mayarap ang pagkikinggan natin. So talagang natin. Makikita nyo nga ho. Dalawang magkaibang version. Magkaiba talaga ito, Luchi. At hindi nyo talaga kikilalanin itong version kung sa inyong pananaw, version. Hindi talaga. Tinuturo ngayon sa mga paaralan. Hindi talaga. Alam mo, napakinggan ko yung interview kay Congressman Colmenares at saka kay yung dating Deputy Secretary. Kasi sabi nila, bakit daw walang nagagawang libro? Ano ang sabi ng Secretary of Education? Kasi walang mga materials. So bakit wala? Kasi hindi nila pinalalabas ang katotohanan. Puro kasi nungalingan eh. Kaya huwag naman natin lukuhin na ang tao. Alam mo, may responsibilidad kasi tayo sa sarili natin eh.
we should always speak for the truth. It is in according to the Holy Scripture. Itong mga tao na ito, mga nanungkulan na sila sa gobyerno, naging senador, naging congressman, bakit hindi nila sabihin ang katotohanan? Ngayon nagsalita na ang Korte Suprema. Siyam sila, di ba? Majority naman talaga yan. Bakit ba sila tumakbo doon? Kasi naniniwala sila na pag nadesisyonan yan, yun na ang finality. Bakit ngayon, na porkit hindi na desisyonan, sa pabor nila, alam mo, iba pa rin ang kanila. So anong magagawa mo sa kanila? Kaya nga ako sabi ko, sa mga kapwa kolonyalista, sabi ko, idasal na lang natin sila. Idasal na lang natin sila na sana ma-enlightened ang kanilang isipan, ang kanilang puso. Matanggap nilang katotohanan. Alam mo, kinumpronta ko si dating Senator, Salonga, kasi siya ang nagsasalita palagi na kagagawan daw ni Marcos, sila ni Ninoy Aquino, ang pagpapasabog ng Plaza Miranda. Alam naman din namin ang kasaysay. Alam mo, may mga sources din naman kami tungkol sa katotohanan. Finally, sabi niya, Marcos, it was the handiwork of the CPP, Joma Sison. At saka nandoon sa libro niya. Imagine, after ilang years, at saka lumabas ang katotohanan. So dito po sa lumalabas ngayon na kayo ay may version, yung kabila ay may version, parang hindi po na nagkaroon talaga ng closure, no? Hindi talaga kasi. Parang nasariwa palalo ang sugat. Hindi, kasi meron silang agenda eh. Gusto nila talaga pasamain si Marcos eh. Ay alam mo, ito ang nangyari na ito, ang Supreme Court Justice is Siam. Alam mo, ang dasal ko palagi, Luchi, sa gabi-gabi na dinadasal ko, alam mo, ang salita ko, sana Holy Spirit, akapin mo yung mga associate justices namin na sana ma-enlighten yung kanilang puso, ang kanilang their body, soul, mind, spirit. Nagsalita na ang Supreme Court eh. Well, they're not necessarily the voice of truth and fact. That's well, what people well, say, no? It's well, just well, also opinion. Well, wala tayong magagawa. Yun ang ating ano eh. Yun ang ating Korte Suprema. Wala tayong magagawa. So itutuloy niyo po itong pagpapaliting sa ganang inyo. Kasi may mga mungkahi po ngayon na kung ang gusto nyo lang naman ay patunayan nga na mali ang bersyon ng kasaysayan nitong mga tumutulingsa kay Marcos, hindi po ba sapat na nagdesisyon na pabor kay Marcos ang Korte Suprema? Para sa kanila kasi parang naipalibing nyo pa talaga doon ay talagang itinatatwa nyo ang kasaysayan iyon, no? Yung kabanatang iyon ng ating kasaysayan. Kasi hindi naman kami ang magdedesisyon. It's the family's decision. Kaya lang kami ng mga Marcos loyalist, naniniwala kami ng tungkol sa katotohanan. Nakakaintindihin naman kami ng history natin eh. The fact alone na Marcos declared martial law, that was at the height of the Cold War. Yung mga kaibigan namin, na mga general, na mga military, kahit yung mga anti-Marcos na nagsalita, finally eh. Kaya anong magagawa namin? Totoo ang aming gustong ilabas. Truth must prevail. Kaya tanggapin nila ang katotohanan na lang. Hindi sila magagamupon talaga kasi may mga agenda sila eh. Ano sa mga agenda? Okay. Ano naman ang masasabi niyo dun sa mga nagkukuro-kuro ngayon na tila ito na ang simula ng pagbabalik sa poder ng mga Marcos? At baka ang susunod daw na presidente ay talagang si Ginoong Bongbong Marcos. Luchi, wala naman masama sa ginawa ni Marcos eh. Maganda yung accomplishments na ginawa niya. Ang hindi lang makatanggap talaga na magandang ginawa ni Marcos, itong mga komunista, itong mga leftist, itong mga aktivista na hanggang ngayon, talagang gusto nilang patunay sa sarili nila na kahit mali sila, gusto nila tama sila. But this is the same leftist group that President Rodrigo Duterte has engaged in the run of his government. And it was President Duterte who also moved to bury Marcos at the libingan ng mga bayan. Yun na nga, diba? So in other words, yung mismo yun presidente na nagbibigay sa justisya, quote-unquote, kay Marcos ngayon, ay siya rin kumikilala na hindi ito mga rebelde at hindi ito mga dapat kinukulong na mga tao, itong mga militanteng to. Hindi. So paano nyo i-reconcile yung pananaw ninyo na itong mga komunistang to walang ginawa ito kundi magpabagsak ng gobyerno, samantalang ito rin ang ine-engage ngayon ni President Duterte, diba, sa kanyang gobyerno. Pero, Luchi, after a few days nang i-announce ni dating
ni Presidente Duterte na kailangan ilibing nga sa libingan, umukay si Joma. So ibig sabihin, no, kahit gaano katigas ang puso nila, no, ito founder ng CPP, no, kahit gaano katigas ang puso niya, nakita niya ang katotohanan. Bakit nila hindi ngayon makita ang katotohanan? Ito naging presidente, nakita niya ang katotohanan. Walang masama doon, basta ang importante, makita mo ang katotohanan. At i-correct mo kung ano ang mali. Well, hanggang ngayon po ay hindi pa rin talaga natin ma-establish kung ano talaga ang katotohanan. At hanggang sa mga sandaling ito ay nananatiling mga kanya-kanyang versyon ng katotohanan ng ating narinig. Pero maraming salamat po sa inyong pagbahagi ng inyong versyon ng katotohanan. Ms. Cherry Covarrubias, magandang gabi po sa inyo. Thank you. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Opinyon ko, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong